Hi guys, so gusto bang matutunan kung paano magbasa ng candlestick dito po sa trading? So meron tayong tutorial ngayon, pwede nyong panoorin. Ito ay full guide para mapag-aralan nyo yung mga pattern sa candlestick para alam nyo po kung paano kayo mag-trade sa cryptocurrency. At pwede rin po yan sa forex. So kung interesado kayong malaman, ito ay full guide and ito ay 100% free. Panoorin nyo yung video hanggang sa dulo. Good day, TJD Trader. So today we discuss about candlestick patterns guide. So this candlestick pattern is one of the basic trading knowledge you should know. Today we discuss about candlestick anatomy, bullish patterns, and then bearish pattern. We start about candlestick anatomy. So para mas mag-gets nyo siya ng clear. And then again, candlestick is one of the basic trading knowledge na dapat familiarize kayo, especially when it comes in trading, lalo na kapag nag-trades na kayo ng personal funds nyo or nasa actual market na kayo. So dapat familiarize kayo sa mga candlestick patterns, candlestick movement. So candlestick charts in trading. So ano nga ba yung candlestick? So candlestick charts are type of financial charts used to represent the price movement of an asset over a specific period of time. So, dito na pumapasok ngayon yung iba't ibang uri ng mga time frame, which is 1 minute, 5 minutes, 15, 1 hour, 1 day. So, each time frame is meron silang mga candlestick, at yung mga candlestick na yun is iba-iba sila. So, for example, sa isang 15 minutes, nakakita kayo ng Marubozo. Okay, so Marubozo is a type of candlestick na strong signal na long or short position. Then kapag lumipat kayo sa lower time frame, makikita nyo doon mayroon 3 white shoulder or 3 black crows. So didiscuss ko yun later. Candlestick chart, they are made up of individual candles that show the opening, closing, high and low prices of each period of time. So again, dito pumapasok ngayon yung different types of time frame. So using candlestick charts for trading, candlestick charts can be used to identify potential entry and exit points for trades. So again, once na marunong na kayo magbasa ng candlestick, familiarize na kayo sa candlestick, so alam nyo na ngayon kung paano kayo magkakaroon or saan kayo mag-e-entry ng position, kung dapat na ba kayo mag-close sa price na yon or hindi pa. For example, a bullish candlestick pattern may indicate that is a good time to buy. So pag sinabi natin bullish, this is uptrend movement or pataas yung isang market. While a bearish pattern may indicates that it's time to sell. So kapag bearish pattern, ibig sabihin yun downtrend, pwede na kayo mag-short position. And then magka-close kayo ng position dun sa pinaka-lower low. Okay? Traders can also use candlestick charts to identify trends and pattern in the market, such as support and then resistance level. So again, today we discuss only about candlestick. So sa mga next na mentoring natin, i-discuss ko yung about sa mga support and then resistance, market movements. Okay, so right now we focus on candlestick. So ito na ngayon, yung candlestick anatomy. So yung candlestick anatomy yung isang candlestick is nabubuo siya ng body and then wick or shadow wick. So the body of the candlestick represent the price range between the open and close of trading period. And a filled body indicates the close was lower than open, while an empty body indicates that the close was higher than the open. So later, didiscuss ko yun. So kumbaga i-demonstrate ko sa inyo. So, in shadow wick naman, the wick, also known as the shadow, represent the price range between high and low of trading period. The upper wick show the highest price of the market. Okay? While the lower wick shows the lowest price of the market. So, pakita ko sa inyo yung, or explain ko rin sa inyo kung ano nga ba yung body and then shadow wick. So let's talk about candlestick anatomy. Again, kapag color green, it means bullish. And then kapag color red, it means bearish. So pag sinabi natin bullish, the market
goes up, or pwede kayong mag-long position, and then kapag bearish naman, the market goes down, or pwede kayong mag-sell short position. So, ang isang candlestick is nabubuo yan ng body. So, ito yung tinatawag natin yung body. Bullish man yan or bearish, meron yung body. Kapag nasa bullish tayo, okay, for example, itong nasa right side, meron yung tinatawag na open price. So, yung open price na yun is depende kung nasa ang time frame kayo. For example, ako, dahil nag-scalping yung strategy ko, so nasa 1-minute time frame ako. So, every 1 minute, nagko-close yung isang candlestick. For example, yung Marubozo. Marubozo is strong candlestick confirmation na pwede kang mag-long position kapag color green siya. So, after mag-close ng isang candlestick na yun, tsaka ngayon magkakaroon ng another candlestick movement every 1 minute. So, kapag nag-actual trading na kayo, makikita nyo yun sa trading view nyo or kung anong gamit yung platform. For example, OKX, makikita nyo dun may counter siya sa gilid. Nagka-countdown siya. For example, nasa 1 minute nga kayo. So, the candlestick is start in open price. So, habang lumalaki yung body ng isang candlestick, so, ang tawag natin dun is price gains. So, for example, nag-trade ka or pag-open mo ng trading view mo, nakita mo yung candlestick, nag-start siya sa 1, for example. Then, habang tumataas yung market value niya or market price niya, umaabot siya ng 10 or 15. So, ayun yung tinatawag nating na price gains. Then, kapag nag-close na yung isang candlestick na bullish, ang tawag natin dun is close price. Okay? So, again, the candlestick is nabubuo siya ng body, shadow wick. So, ang tawag natin dito sa mga lines na yan is shadow wick. So, dito sa bullish candle, yung tinatawag nating price high, okay, or yung upper shadow. So, ibig sabihin, ayun yung pinakamataas na na-reach ng isang candlestick na yun before siya maging decided or magkaroon ng close price and then mag-proceed sa another candlestick movement. Okay? So, nagigets nyo naman. And then, kapag bearish candlestick naman, ang open price niya is nasa taas. So, vice versa lang yun. For example, like kanina, dun sa bullish candle, yung pinakamataas na na-reach nung candlestick na yun is 15, yung market price value niya. So, kapag bearish pattern naman, is mag-i-start yun sa pinaka-higher price. Okay, or dun sa taas. Then, kapag bumababa siya, ang tawag natin dun is yung price losses. Then, tsaka siya ngayon magkakaroon ng close price, then magpo-proceed yun ng another candlestick movement. So, dun yung makikita ngayon yung mga shadow wick. So, bigyan ko kayo ng example para mas magets nyo. So, for example, ito is type of a bullish candlestick. So, as you can see, ito yung open price niya. So, ang question, Coach, bakit may ano dito? May lower shadow. Nung nagkaroon siya ng open price, bumaba ngayon yung candlestick. Okay. So, after nun is nag-continue siya ng pag-akyat. Okay. Then, as you can see, ito yung tinatawag natin na close price. And then, ito ngayon yung higher price of the shadow. So, para mas magets nyo, again, ito yung open price. Then, yung candlestick na to, after nyo mag-create ng open price, is bumaba muna siya. Kaya tayo dyan may lower shadow. Then, after nun, is nag-continue siya ng pag-akyat. Then, yung pinakamataas na na-reach ng price gain ng body na to is dito. Okay? Then after nun, nagkaroon ng close price. Again, like I said kanina, after ng close price is magkakaroon ng another candlestick movement. So, yung another candlestick movement na yun is nandito ulit. Kung saan nag-close yung previous candlestick, dun makikreate yung another open price. So, dito, again, yung quest, for example, yung question nyo, Coach, ba't may spike na pa ganyan? So, ibig sabihin nun, after niya mag-create ng open price, bumaba muna yung market dito. Okay, para makikita niya ito. Then, tsaka ngayon siya nag-umangat. So, hanap naman tayo ng bearish.
So ito, for example. So itong candlestick na to, ito, makikita nyo. Ayan. So, ito yung open price niya nasa taas. Okay? Then, after ng open price, nagkaroon siya ng spike. Then, ito ngayon yung close price niya. Then, ito yung pinaka-lower price of the shadow. Then, after nun, as you can see, di ba, after magkaroon ng close price is doon nakikreate yung open price nung next candlestick. So, ayun yung ibig sabihin dito. Okay? Ito yung open price, then yung price gains kapag tumataas yung isang market. Then kapag sa bearish naman is open price, then price loss yung tawag sa kanya. So lipat tayo ng 1 minute para mas ma-visualize nyo. Like ito, ito naman is a bearish. So ito yung open price niya, price losses. Then after mag-close, proceed sa another candlestick movement. So let's check other coins, for example BTC. So meron tayong tinatawag na uptrend and downtrend movement. So ano nga ba yung uptrend? So simple lang, for the word itself na up is pataas yung value ng isang market. So ito yung open price natin. So after ng open price, ito yung price gains. Tapos after mag-close yung candlestick, doon natin siya matatawag na body. Okay? So every decided candlestick, then nag-proceed yun ng next candlestick movement, yung previous, ang tawag natin dito is body. Okay? So ito, for example, ay yung tinatawag natin na uptrend. So observe nyo to, itong candlestick na to. Diba ito yung open price niya? Then after niyang magkaroon ng price losses, mag-decided yung candlestick sa loob ng 1 minute, lumabas naman dito yung open price. Okay? So, observe nyo ng clear. So, again, ito yung open price. So, ayan, as you can see, may timer dito sa gilid. So, ayan, after maging decided ng candlestick, nakita nyo yung shadow wick. Ibig sabihin, yung candlestick na yun ay yung pinaka-highest price niya. Okay? So, ayan, another open price. Then, ito yung price gains. So, para mas ma-visualize nyo siya. Okay? So, ayun yung price gains niya. So, 19 seconds, magkuklose na yung candle na yun. So, ayun yung sinasabi ko kanina na each time frame, nandun yung candlestick. For example, yung 1 hour. Sa loob ng isang oras, dun nabubuo yung isang candlestick. Okay? Clear tayo din. So, ayan. Diba, ito yung open price niya. So, para mas mag-gets niya talaga ng maigi. Open price. Ito yung price range niya. So, ito yung pinaka-highest price ng isang candlestick. So, dahil nag-close na siya, ang tawag natin sa kanya is highest price of the shadow. So, shadow wick na siya. Okay? So, ito ngayon yung close price na tinatawag. Okay? So, after ng close price is nagkaroon na ng another candlestick movement. Okay? So, hopefully, nagets nyo. And then, kapag meron kayong gustong i-clear, comment lang kayo. Then, yun. Kita-kits tayo ulit sa next mentoring natin. Then, yun. We have a exclusive crypto mentoring. So, if you're interested about exclusive mentoring, message lang kayo. Then, follow us on Facebook, which is Team Jandy Crypto Traders. Then, yung page is TJD Crypto Traders. Then, official Facebook, John D. Then, makikita nyo rin ako sa Instagram. Ang name ko din is John Dixon, pero search nyo na lang is John D. So, ayan, as you can see, dito sa live chart natin, diba kanina pababa na yung market? Okay? Then, nung pagbaba niya, after niya ma-reach yung pinaka-lowest price, is nagkaroon siya, nandito yung close price niya. So, nandun pa lang siya naging decided, then nag-proceeding another candlestick movement. So, ayan, observe niyo.
So again, continuous na uptrend. Ang uptrend yung tawag dyan. So ayun, ayun yung open price. Okay. Then ito yung price gains na tinatawag. Ayun, kung nakikita nyo, umaangat siya. Then ayun yung shadow week. So ayun yung highest price nung candle na yun. Then pwede pa rin, pwede siya mas taasan niya pa yun. Kasi nga, hindi pa siya decided candlestick. Okay? So yun, nakikita niyo, as kapag nagkakaroon siya ng price losses or bumababa yung value niya, doon nabubuo yung shadow week. So next video natin or next mentoring, I discuss about candlestick patterns. Okay? Which is yung single candle pattern, double candle pattern, then triple candle pattern. And then yung mga strong confirmation sa mga candlestick. So again, I'm a scalper. Then, ayun, nagka-candlestick basis ako sa mga shadow week. So mas magigets niyo pa yun kapag pinanood niyo pa yung mga ibang video. Especially kapag sa exclusive mentoring. So ayun, yung iba kasing traders nag-hesitate dito. Like, for example, yung mga ganito, ang ginagawa nila, nagpa-close na sila ng position. Kaya, like I said kanina, dun sa introduction natin, is dapat familiarize kayo sa candlestick. Ayun lang, hope may mga may natutunan kayo. And then, kapag may mga question kayo, comment lang kayo. Okay? So, spread love, enjoy life, and always enjoy trading.